Yo, what's up mga kamochi? Welcome back to my channel. My name is Jay. And today, I'm going to react to Voice or Kimi no Koe by Junki, the main vocalist of JO1. So, pinerform niya ito sa The First Take. Ang The First Take ay isang YouTube channel na dedicated para sa pag-shoot ng mga performance ng musician, mga singers na galing sa Japan. I mean, originally from Japan. But, na-discover ko tong channel na ito because of Lisa. Or Risa Oribe in real life. Yung mga kumakanta ng anime theme songs like Crossing Field and Gurenge. Yun. Alam nyo yun, guys. And familiar na rin, guys, sa boses ni Lisa. Then also na panood ko na rin yung performance dito ng Stray Kids na Slump, yung OST ng Tower of God. So, yan. At nagbasa rin ako mga comment dun na nagustuhan nila itong Stray Kids. So, mas na-appreciate nila ang Stray Kids dahil din sa Tower of God. So, yan, natutuwa lang ako na malaman yun as a K-pop fan. And also, go back tayo dun sa voice ni Junki. Itong kanta na ito ay originally merong version talaga sa whole group as a JO1 version talaga. Pero dun sa thumbnail, makikita mo yung siya lang yung kumanta ng ano dito. Siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung mga kagrupo niya. And other artists na napanood ko na rin dito or nakita ko lang, kakascroll ko sa channel na The First Take ay yung si Asuka, Miwa, Kanabun, Omoe no Take, then Little Glee Monster. Yan. Karamihan sa mga nabanggit mong artist na yan ay kumanta na rin ng animating songs. Kaya medyo kilala ko sila ng kaunti. So yan, at hindi ko na patatagalin pa at papanoorin ko na. Let's go! Go, Junki! The First Take. Onigai shimasu. Ano ka ba? Onigai shimasu. Kaya na, woo! Wow! I'm just mesmerized. Oh, you know what, guys? Junki's voice is so satisfying. Napaka-angelic ng voice niya. Tapos, in fact, na itong channel na to, The First Take, nag-shoot nga sila ng live. And in just one take lang talaga, guys. So, na-imagine ko na yung mga sumasalang dito ng artists, sobrang ready nila mag-perform. No, nakaka-amaze. Ganito pala kaganda ang boses ni Junki pag nag-focus ka na. I didn't realize it at first, guys. Junki. And check ko lang, wala pa akong official bias from JO1. So, baka maging bias ko to si Junki. Ganda ng kanta na to, guys. Ganda ng boses. Sana all! I feel the emotion. Oh, Indo, guys. Oh,
my god. Oh my gosh. I really feel the emotion every time na binabanggit yung mga lyrics. Then, his voice is full range. Tapos, vocalist talaga tatingan ni Kono Junki. And, just wanna share guys, itong cover na ito, performance na to, ay naano ko rin, nalaman ko lang rin sa isa sa mga viewers ko at siyempre sa mga nagko-comment lagi sa akin. And I just want to do shout out to JP Mom. So JP Mom, thank you so much for supporting my channel. Thank you for always commenting on my reaction videos about JO1. And I promise to support this group. And I'm not sure kung si Kono Junki ay makukuha niya yung attention ko, baka siya na yung maging bias ko kasi ganda ng boses niya guys. I'm so mesmerized talaga. Sana all may ganitong boses. All eyes on me. All eyes on you. Boku no soba ni kite hoshii. Kono tomo ikite. Sorry guys, I'm just carried away. Go Junki. Masarap sa tenga. He slayed this whole song and I didn't expect that Kono Junki actually can sing this whole song. Like it's parang sariling kanta niya to, parang siya lang ang kumakanta nito guys. Although napanood ko na, napakinggan ko na yung original version nito, which is JO1 version, but this version of Kono Junki really hits hard, really hits different, and napaka laking impact. So sa mga may bias kay Kono Junki, don't you worry, hindi ko siya agawin sa inyo guys. I'm just admiring his pure talent. Yeah. Hindi ako nangaagaw ng bias guys. Hindi naman sobrang ano guys, sobrang amaze ako sana. Yeah. Hindi ako nangaagaw ng bias guys, baka sabihin nyo agawin ko kung Kono Junki nyo. Nako. Sa inyong sa inyo si Kono Junki, taganga lang ako. Love you all jam. Taos ng boses. Yeah. Oh. Woo. Surprise with this beautiful cover, beautiful version of voice by JO1 and this version by Kono Junki. Sobrang nakaka-tabs-tabs sa puso yung ano niya. Dalang-dala niya yung emotion guys, damang-dama mo yung emotion niya habang kumakanta. Tapos yung every lyrics na binibitawan niya, yung every lines na kanya-kanta niya is very capturing my attention and my feelings, and I'm just carried away, kinakanta-kanta ko yung mga lines. So parang tapos my god, kahit si Tonado go lang. Ay, kung ako mapapanood ko ng live itong JO1, especially ito rin si Kono Junki.
Alam na this, guys. Pero that's one of the best moment in my life na rin. And I really do hope na this 2021 magkaroon sila ng tour dito. Sana matapos na yung pandemic, guys. No. Nung makapunta ako ng may pera na ako ng mga panahon na yon. Mga paborito kong artist, guys. Then sana may mga makapunta ditong J-pop group. And this one, JO1. You know what? Malapit na silang sumikat dito sa Pilipinas. Marami na rin ako nakikitang fans kasi nila, actually, guys. Honestly. And, hindi lang sa circle of friends ko. And, meron din ako nakikitang mga JUMPH. I really do hope na makakilala ako ng maraming dyan. That's it. And yan lang masasabi ko ngayon. Don't forget to like this video and share. Subscribe to my channel for more upcoming reaction videos. And don't forget to hit the notification bell, guys. See you next time. Sayonara.